8 taon na ang nakalipas mula noong namatay ang 7 estudyante ng Bulacan State of University. At kabilang dito, ang noon ay kasalukuyan ibibib ng Itbulaga na si Maico Bartolome. Samantala, ang iba naman ay kinilalang si Helena Marcelo, Michelle Ann, Sian Alejo, Madel Navarro, Michael Alcantara, at Janet Rivera. At ito ay nangyari sa Madlum River na nasasakupan ng Mount Manalmon na matatagpuan sa San Miguel, Bulacan. At dito rin mismo matatagpuan ang huling bahay na pinagsutingan nang noon ay sikat na sikat na yung aktres na si Julie Vega. Ano nga ba ang dahilan bakit sabay-sabay namatay ang 7 estudyanteng ito? At bakit nga ba humantong sa ganitong pangyayari? Sa video ito ay tinungo ko ang lugar dahil aalamin natin ang buong pangyayari at i-explore natin ang lugar na ito. Kasama ang dalawang nag-tour guide sa akin ay sinimulan namin akitin ang bundok kung saan matatagpuan ang Madlum Cave. Dahil base sa ibang mga tao, ang Madlum Cave na ito ay tinungo ng 7 estudyante bago sila nasawi. So ayun mga tol, no? May dalawa po tayong kasamang mag-a-assist po sa atin. At kakalap po tayo dito ng mga impormasyon, no? At titinan po natin kung anong kababalagan ang meron po dito. Ay, araw. Papasok tayo dito. Wow! Ito na yung cave. Kataas. Bawal magsulat sa kuweba. Ooh. Parang iba yung nararamdaman ko dito. Sa bungad pa lang ng kuweba ay sumalubong na ang matinding init na para bang nakakapaso. Meron na po bang history dito na dito po? Dito po huling nag-shooting si Julie Vega? Sabi ni Kuya ay nag-shooting din daw dito si Julie Vega. Pero base sa aking pagkakaalam, ang pinagsutingan lang ni Julie Vega ay yung bahay na pinuntahan natin nung nakaraan. At yon ay sa baba ng kuwebang ito. Ooh, dami paniki. Pumasok din po pala siya dito. So ayan mga tol. Maluwang po yung loob niya, mamaya po papasukin po natin niya. Papasilip ko po sa inyo dito. Oh. Delikado pala kuya pag may bumagsak dito na ano, ha, wag naman sana. Wala naman. May 30 years na ako dito, wala pa ako. Wala naman po, wag lang po lilindol ano. Ito po yung Madlum River sa baba po ng kuwebang ito. At base po sa ibang mga tao ay dito daw po sa natatawid yung mga estudyanteng namatay at pupunta sila sa kuwebang ito. Pero sa kasamaang palad po ay bigla daw pong may dumating na rumaragasa na tubig. At ang mga estudyante daw po ay nag-ipon-ipon sa isang mataas na bato. Pero sa kasamaang palad ay sobrang lalim daw po ng rumaragasang tubig at sila po ay isa-isa pong mga natangay. Ang iba po ay nakaligtas, ngunit 7 po ang nasawi. At ang isa po sa mga nasawi ay nakapagligtas pa ng 2 buhay. At ang napabilang sa mga nasawing ito ay nagngangalang si Sian. At mamaya po ay tuturo ko po kayo sa baba po ng ilog na ito. Kuya, meron po ba kayong idea kung paano po nabuo yung kuweba na to? O pinag-abutan na lang din po. Pero nung panahon po ng hapon, hindi naman po binahayan to ng mga sundalo. May ano po eh, oh. Kayasig. May mga sulat po, ano? Bawal po magsulat, no? Yung nakasulat po dun sa may labas. Don Cruz, ayun, oh. Apelyido. Pero kuya, dito, pwede pong pumasok dito. Dito mga tol, no, makakaramdam na po kayo ng matinding init pagka nandito po kayo. Eh sana kuya, wala pong ahas. Ay, wala
Oh, sabi ni Kuya ay wala naman daw ditong ahas, kaya salamat naman kung ganun. Oops. Wala naman po Kuyang ano, nabalita na meron nang nakita dito o yung kababalaghan po. Ayon kay Kuya ay wala pa naman daw siyang na-encounter na kababalaghan sa kuwebang ito. Ngunit sa aming pagpapatuloy na paglalakad ay maraming panike ang nakikita namin at sumasalubong sa amin ang iba nito. At dagdag pa rito ay medyo nakakatakot ang naging creature ng kuwebang ito dahil ito ay tila naging horror. Opo, ang dami pong panike. Pero Kuya, nung nag-shooting po dito si Julie Vega, ilang araw lang po ba namatay na po siya nun? Hindi naman, nagkasakit pa. Nagkasakit pa po, ano? Bago-bago pa lang ako dito, ngayon po tayo. Pero 1985 po na namatay siya, nandito na po kayo. Oh. Oh, malamig dito. Doon sa bungad, medyo mainit, tas biglang lamig. Buti Kuya, hindi pa po ito binabahayan ng mga ahasan, no? Pero hindi rin natin masabi. Wala pa pong napatay ditong ahas. Tinan nyo mga tol, no? Parang nag-coral yung loob, tapos may mga hugis po ng mga tao, no? Na ano po sa mga wall. Oops. But dito Kuya, iba yung pakiramdam, parang malamig. Doon po sa bungad, sobrang init po eh, no? Ito po Kuya, ano po kaya ito? Silipin nga natin. Oops. Daanan pa rin pala itong mga tol, no? Kaso makipot na dito. Parang may tubig po ito nung unang panahon, ano? Parang mga coral po ito, yan, no? Pagka kasi ka lumalim ang tubig at lumalim yung ilog na yan, kakatubig dito. Siguro po, matagal na panahon po may mga tubig to, ano Kuya? Yung ganda o. Oh. Ups. Opo. Buti po walang nagmaymina dito ng ginto, ano? Ah, pero may mga ginto po yung kimikinang na yan, eh, no? Yung mga mugmug. So mga tol, no? Comment nyo po sa comment section natin kung may makikita po kayo ditong kakaiba. Dito, masikip na dito. So mga tol, no, dito po sa parte na to, masikip na. Papakita ko po sa inyo yung pinaka-ending ng kuweba na to. Ending na po ito Kuya. Pero meron pa pong susuotan dong kaso makipot na. Saan po yung palabas nito Kuya? Sa gilid? Ah, wala pong labasan to doon sa dulo. So, ayan po mga tol, no? Ang ending daw po ng kuweba na to mga tol, sabi po ng nag-guide sa atin, no? Na nagmalasakit po ay yung dulo daw po na yan, hindi na daw po mapapasok, makipot na. Kaya babalik po tayo mga tol sa kabila. Grabe. So, ayan mga tol, no? Bilang isa po sa mga gumagawa po ng paranormal, no, activities, ay nararamdaman ko naman po na wala naman pong ibang nararamdaman dito. So ayan mga tol, no, normal lang po na matatakot po kayo dito dahil sa sobrang dilim po ng paligid. So mga tol, no, medyo nabasa po tayo ng pawis dahil sobrang init po sa loob, pero sa bandang dulo po ng kuweba ay kakaiba po yung pakiramdam doon. Medyo talaga pong malamig sa pakiramdam sa bandang dulo. Pero dito po sa bungad ay napakainit, no. Sa paglabas ko ng kuweba ay inaya ako ni nanay upang puntahan at i-explore ang mismong Madlum River kung saan dito ay nalunod ang 7 estudyante. Panahon ngayon, diskarte lang sa buhay. Opo, totoo po yun, nay. Opo. Meron din umarkilan ng kabilang bangka. Pero ito kay nanay libre. Ayun mga tol, sa kabila may mga kids sila. Oh. So ililibot kami mga tol ni nanay doon sa may dulo. Base sa balita at mga tao, noong nagpunta dito noong August 19, 2014, ang 7 estudyante na mga mag-aaral ng Bulacan State University.
ay matatawag daw yun na isang pangkaraniwan araw dahil noong mga panahon iyon ay wala man lang daw ulan kahit na baha o maging bagyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang daw nakarinig ang mga ito ng napakalakas na galusgos ng tubig. At sa mga ilang sandali lamang ay inabot na ng tubig ang mga ito at sila ay nag-ipon-ipon sa bato. At base naman sa iba, ito daw ay galing sa isang dam na sumabog, kaya daw mabilis na bumulusok ang tubig at dahilan ng pagkalunod ng 7 estudyante. So ayun mga tol, no, hindi po ganong kalaliman tong ano, tubig dito. Hindi po natin masabi, no, mga tol, kung ganda nun, no? Yung nangyari sa ABS, yun ay isolated case lang yun. Opo. Lubog yung mga bato nyo. Ah, sa lalim po na naging tubig. Ngayon, nung ano, biglang lumalim. Para pa yung meron isang dam na nagbugnos. Opo. Yun na nangyari sa mga bata eh. Malinaw pa yung tubig eh. Opo. Kulay suka ang tubig, tapos hanggang dito lang. Nako. Kaya dyan sila nagtawiran. Opo. Maya-maya, kakaanod na sila dyan. Marami pong namatay, marami pong namatay, ah, maraming namatay. Pito. Nako. Kasama yung isang EB babe. Opo. EB babe po sa Itbulaga? Ha? EB babe sa Itbulaga, nanay? Oo. Ha? Ito, ginawang training ground ng mga sundalo. Yun ang hindi nakakaganda rin dito sa lugar. Ito po. Ah, may mga sundalo po dyan dati. At kung saka yung ano na yun, walang bagyo noon. Ah, wala. Wala, walang bagyo. Kaya... Kaya nagpaakyat ng mga ano eh, ng mga estudyante. Kasi kami may samahan dito na pagkakakwa, nagkikater kami ng mga estudyante, turista. Eh, yung mga estudyante yung pagkakakwa, nag-OJT. Mga dalawang araw dito sa amin, dapat hindi yan sa ibang linggo. Opo. Itira sa mga bahay-bahay, parang community service nila. Opo. Akineo, Miriam, Dasal, minsan may ano dito ng UP. Opo. Di... Ayun, talaga nun lang nangyari yung sa... So mga tol, no, dito rin po pala namatay yung isang EB babes at wala pong tag-ulan o baha na nangyari nun. Bigla na lang pong bumuhos po yung tubig dahil po sa ano, sa dam po na nasira. Nay? Meron po. Black girl ka talaga. Opo, nay. Opo. No, bisa din eh, Ben, ako sinabog sa luwasan ng dalawang dalawang. Ah, pinagalitan niyo po, nay. Opo. Opo. Sabi ni Don Lelo, kanino niyo nabili yan? At bakit, paano sasabihin niyo yung inyo yan? Kung baka ipapakita sa aking buha. Opo. Tumaas pala dito yung tubig. Halos natakpan po yung mga malalaking bato na to sa agos po ng tubig. Gawa po ng bigla na lang pong nasira yung isang dam daw na malapit dito. At 7 po yung namatay at meron pa daw pong nakasama na isang ano, EB babe sa Itbulaga, ano, na namatay dito. Bukod po sa istorya dito na tungkol kay Julie Vega, ano, na huling shooting dito. At yun nga po ay hindi naman dito po namatay si Julie Vega. Kaya po tayo nandito ngayon ay ino-observe po natin yung place na to kung ano po yung meron kababalaghan talaga dito. Pansin nyo yun mga tol, no? Parang kuweba po yung loob na yun. Hi kids! Hello kayo sa vlog! Hi! Hi Mr. Vlogger! Wow! Say hi Mr. Vlogger! Hi Mr. Vlogger! Hello! Bye bye! Ay, nabigay na po yata nung ano? Ako ba yan? Opo, sige po. May dala ka ba dyan? Ay, basa. O di mama, mamaya na lang po ano? Kayo po may gawa niya sa inyo lahat ng bansa? Hindi po ganong makarinig si nanay. Opo. Kailangan nakatutok sa tenga.
Ako po si Beams. Beams Ghost TV. Apo. Baka po bukas ng gabi. Okay. Apo. Ghost TV po. So ayan mga tolo, si Kuya, may followers po pala tayo dito. Ang kilala niya. Upload ko po ito Kuya bukas. Salamat po Kuya sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Salamat po sa inyo mga tol, no? So ayan, no? Ayun po yung bahay, no, mga tol, sa may harapan. Tapos ito po yung sira-sira po na bridge, no?